Hi guys, welcome to my channel. For today's video, i-review ko tong WE High Kappa Dragon 5.1 Type A. So, papakita ko sa inyo. Ito yung latest pistol ko, latest airsoft gun ko. Ito siya. Binili ko to second hand lang sa tropa ko, sa kakilala lang. So, hindi siya naglalaro. Napabili lang siya nito pero hindi niya ganun nagamit. So, sure naman kasi na may magtatanong kung saan ako nakabili ng second hand. So, isa lang po to na second hand. Sa kakilala ko lang po nabili. So, ito yung WE High Kappa Dragon 5.1 Type A. So, baka may mga newbie dyan na nalilito. Ano ba yung 5.1? Yung iba kasi 4.3. Ito 5.1. Ayun po yung haba ng barrel niya. Ito po yung haba po niyan. So ito 5.1 inches. So ito ang una kong High Kappa pistol dahil puro single stock yung mga nauna kong airsoft guns. Pakita ko yung specs niya. Meron siyang front fiber optic sight. Meron siyang adjustable rear sight for windage and elevation. Ayan, tignan nyo yung sight niya. Ayan. Ayan lang. So, madaling makita yung sight niya dahil nga kulay green, fiber optic na. Tapos, meron siyang ambidextrous safety. Ito, thumb safety. Ayan. Kung right-handed ka, ayan. So, sa akin, pabor na pabor sa akin to dahil left-handed ako. So, meron din siyang safety sa kaliwa. Pag nakaangat yan, hindi makakalabit tong trigger. Pag nakababa, makakalabit ang trigger. Ayan. So, itong unit na to, full metal yung slide niya, pati itong lower frame ito, itong part na to. Tapos, ang plastic na is itong trigger guard. At saka itong grip. Ayan. Trigger guard grip. Plastic na yan. Ito ang full metal sa kanya. Itong lower frame at slide. At saka itong Dragon ay nahati sa dalawang part yung ano niya, no, yung slide. Ito. Itong compensator kung tawagin ito. Nakafix yan dyan. Meron siyang tornillo dito. Kaya mas mahirap itong baklasin kumpara sa ibang 1911 pistols. Ayan. Kailangan nyo ng Allen key. Kailangan nyo ng Allen key para matanggal to. Tapos ito naman, para tanggalin to, basic lang din. Dito lang rin, ito. Parang ibang 1911 lang din. So yun, metal skeletonized hammer. Skeletonized trigger. Hindi ko sure kung metal or plastic tong trigger nya. Kasi ang pakiramdam ko plastic eh. Pero itong hammer is metal. Yan, may markings ng WE dyan. Pati dito. Dito sa lower frame, may nakalagay na 2011. At dito naman, sa barrel is 45 ACP. Meron din siyang grip safety. Ito, beaver tail. Sa mga newbie dyan, para saan po ba itong grip safety? Pag hindi nyo na-press itong grip safety, hindi nyo makakalabit yung trigger. Kasa natin. Yan. Kalabitin yung trigger, hindi makakalabit yan. Kailangan, nakapress kayo dito sa grip safety. Tsaka nyo kakalabitin yung trigger. Yan. So, isa sa safety features ng 1911 yan. Meron din siyang rail dito. Pwede nyo kabitan ng laser or flashlight. Yan. Dito sa ilalim. So, yan. Kaya hindi siya ganun kakinis dahil second hand na to. Matagal na stock sa kakilala ko. Dito naman tayo sa magazine niya. So yung magazine niya is marketed as 30 round mag double stock. Pero tinry ko siyang punuin, 29 lang ang kasya. Pero syempre, kung maingat kayo sa gamit nyo, hindi nyo pupunuin ng 29 yan. Sa akin, nilalagay ko lang 26. Bakit kamo? Kasi pag
punong-puno yan, sobrang tigas ng spring niya, yung tension. Pag puno yan, mahihirapan yung loading nozzle, itulak yung bibis. So, yung loading nozzle kasi natin, plastic lang yan. So, pwedeng may chance na maputol yung loading nozzle. So, ikumpara ko lang siya sa, 1911. So, ito kasi, yan, nakalagay naman, 2011. Sa totoong mga barrel, ang 2011 pistols ay high kappa na. Ang magazine capacity nila ay nag-range siya 10 to 26 rounds. Ang 1911 pistols kasi ito, yung luma, syempre, yung mga ginamit sa gera noon, single stock magazine lang. Yung totoong magazine ng 1911 ay 7 rounds lang ang kasya. Kumpara natin yung magazine nila. So, yan na yan. Napakanipis nitong single stock. Yan. Ayun, Doble niya yung taba, So, syempre, mas maraming gas ang malalagay nyo dito. Kumpara dito kasi itong manipis. At saka, prone sa bloating itong single stock mag. Pero, sa pag-iingat naman, sa akin, 1 year na to. Sakto, 1 year. Hindi naman siya nagbo-bloat. Nasa tamang pag-iingat lang. Kumpara natin yung mismong pistols. 1911 at 2011. So, yun. Yan, tignan yung mige. Itong 1911, fix yung front sight and rear sight niya at saka mas mababa. Parehas naman silang may grip safety. Tapos, itong 1911 is sa left side lang yung thumb safety niya, hindi katulad sa 2011 pistol na ambidextrous, left and right na. So, hindi kompleto ang review na to kung wala yung timbangan natin na malupit. Titimbangin po natin yung high kappa na kasama yung magazine niya. Kumpara natin sa 1911. Yan. Nasa 1,100, lagpas pa ng konti. O, sabihin na natin 1,100 grams. So, yun. 1 kilo siya mahigit. Kumpara lang natin saglit sa 1911. So, ito kasi magaan. Itong 1911, full metal to. Ito lang plastic yung grip niya. So, yun. Mas magaan siya. Nasa 780 grams lang. Yan, wala pang 800 grams. So, mas mabigat ng 300 grams tong high kappa dahil nga mas makapal siya kahit ito lang yung metal sa kanya, plastic tong handle. Tsaka mabigat din kasi tong magazine niya. Ito yung nagpabigat sa kanya ng todo. Kumpara natin yung timbang ng magazine. So, yung high kappa, 350 grams, single stock, 200 grams. So, mas mabigat ng 150 grams itong high kappa. Yan, pakita ko lang sa inyo ng malapitan. So, hindi na siya ganun kakinis, pero okay na okay naman yung performance niya. Nagamit ko na siya sa laro nung Sunday. So, okay naman siya. Walang problema. Talagang cosmetic issue lang dahil nga second hand tsaka na-stock. So, sa mga gusto mong malaman, ang presyo ng brand new nito, ang price ng brand new nito is nasa 5,600 to 6,000 pesos. So, ayun lang yung nakita ko sa Facebook, sa mga page ng Airsoft site. Nasa 5,600 to 6,000. Depende sa shop. Yung iba, 7,000 binibenta na may kasama ng gas at BBs. So, yan. Ang ganda rin yung texture ng grip niya. Yan. May checkering dito sa harap para hindi madulas. So, sa akin, mas okay sana kung full metal, pati itong trigger guard tsaka itong grip niya. Pero, sa napanood ko kasi, yung totoong 2011 pistols daw ganito rin, plastic din itong lower. Ito lang ang full metal. So, pakita ko sa inyo kung paano siya baklasin. Kailangan lang ng Allen key. Pag bumili kayo nito, may kasama ng Allen key.
para matanggal niyo yung ano. Yan, nilagyan ko lang to ng packaging tape para hindi mawala. Para madali lang siya makita. So, unahin natin tong screw dito sa ilalim. Basic lang yung pagtanggal, counterclockwise. Ingatan yung mawala to, baka mawala tong ano eh, malit na tornilyo. Mahirap maghanap ng kapalit. So, yung tanggal na yung front slide niya, yung compensator. And fiber optic side. Tapos, ito, basic lang din. Hatakan nyo lang yung slide. Itapat lang tong part na to sa notch na, sa second notch. Ayan. Tapos, push nyo lang sa kabilang side. Wala kasi yung kuko, kaya hindi ko makuha dito eh. Pero kung may kuko kayo, basic na lang yan. Tulak ko lang ang kabila. Para makita nyo yung internals niya. Yan, tanggal na yung slide catch. Yan, dudulas na parap yan. Yan. Rest ko lang yung hammer. So, ito yung lower frame niya. Basic lang. Medyo mahirap lang tanggalin yung inner barrel na ito. Dahil nga full ano, full size yung spring guide niya ito. Ayan, meron din siyang hop-up. Ito. Ang hop-up wheel. Ito yung loading nozzle. Ito. Plastic lang yan. Ang blowback housing. So, di ko na ito babaklasin kasi medyo may patagal yung video tsaka mahirap. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung internals niya. Kumpara ko pala sa ano, para makita nyo rin. Ito kasing yung guide rod nitong ano, 1911. Hindi full size, kalahati lang. Ayun lang ang hindi ko gusto dito. Tingnan nyo. Ayun o. Tingnan nyo. Hindi siya full size, kumbaga kalahati lang. Ito yung silver. Ayun yung tinutukoy ko. Ayun, kumpara natin. Diba? Ito buo siya. Isang diretso, isang mahaba hanggang dito. Yan. Ito to. Yan. Itong sa 1911, kalahati lang. So, ayun ang mahirap sa kanya. Kasi ito sa loob, pag sinalpak niya, gumagalong-ganon yan. Gumagalaw-galaw. Pero okay lang. Ganon naman talaga. Pero napaka-accurate ng 1911 pistols. Dahil nga rin sa ano, low profile yung trigger nila. Single action. Ang pinakita ko lang na mabilis itong 1911. So, balik na natin yung ano, itong high kappa natin. Reassemble na natin. Ayan, reverse lang. Ayan, balik yung slide catch and release. Pasensya na guys kung may mga term ako na mali ah. Medyo nakakalimutan ko kasi yung ibang parts. So, pagpasensyahan nyo na. Ayan, balik natin itong compensator. Yung tornilyo. At saka ito rin palang, ano, kung bibili kayo ng dragon or meron kayong dragon na, ano, pistol. Lagi nyong may, ano, siguraduhin na mahigpit tong tornilyo na to. Dahil ano, habang ginagamit natin to, may chance na lumuluwag tong tornilyo nya. Kaya kailangan, siguro kung maglalaro kayo, kadahilang magazine magagamit nyo, i-ano nyo, check nyo kung lumuwag ba or higpitan nyo ng ano, todo. Ayan o, ang paghigpit sa kanya clockwise lang. Yan, okay na. Ayan na. Di na siya umuuga. Kasi, syempre, pag pinuputok nyo to, gagalaw na gumagalaw to. May chance na luluwag tong compensator. Ang mas mahirap is pag nawala tong tornilyo nyo. Lalo na kung nasa game site kayo, mawala yung tornilyo. So, bago pala tayo mag shooting test, isisingit ko lang tong binibenta kong ano ko, yung 1911 ko na silver. Mabilisan lang.
sa mga hindi nakapanood nung isang video na binibenta ko to. Commercial lang muna, guys. Ito. 1911 silver. Same lang din siya nung black. Pero tong black hindi ko binibenta. Same lang sila ng parts, internals, kulay lang pinagkaiba. So single stock mag, 15 rounds. Yan. Ayan, pag walang bala, nag-open yung slide. Ayan. Marilaw Bulacan po ako. Ito po, 4,500. Sasama ako ng gas at bala. 4,500. Kung sure buyer po kayo, at mas okay po sana akong pick up dito sa bahay, mag-comment lang po kayo sa baba. Comment nyo lang yung Facebook nyo or cellphone number nyo. Ako po yung kukontakt sa inyo. So, yun lang po, commercial natin. WE-1911 silver. 2 months pa lang sa akin to, makinis pa. Brand nyo nito, 6,000. Benta ko ng 4,500. Ayun lang po. Mas okay po akong pick up sa bahay dito sa Marilaw, Bulacan. So, balik na tayo dito sa review natin ng Dragon ay Kappa. So, shooting test tayo. Ubusin ko lang yung ano niya, yung gas. Para pag nilagyan ko ng bagong gas, is pumasok na maayos. Yan. Lalang gas. Okay, tamang paglagay ng gas. Upside down po, hindi pa tagilid, hindi pa ganyan. Lalo na sa mga newbies dyan. Yan po. Yan. Ang paglalagay naman ng gas, maririnig nyo naman kung pumapasok pa yung gas eh. So, pag may naririnig pa kayong pumapasok yung gas, okay pa yun. Pag tahimik na, ibig sabihin puno na siya. Kasi yung iba sinasabi, 8 to 10 seconds. Ako hindi ko binibilangan eh. Pinakikinggan ko lang. Maririnig nyo naman yan. Mas accurate yung pakinggan nyo kung may pumapasok pa na gas or wala na. Kesa yung 8 to 10 seconds or 15 seconds. Okay, puno na to. Tahimik na. Gagamitin natin BB's, Jer BB's .20. So, lagyan natin siya ng mga 26 rounds, 26 BB's. So, ang paglalagay, babaan nyo lang tong spring and then iuko nyo na ganito. Tapos, make sure na pasigsag yung BB's para ma-maximize yung capacity niya. Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong pasigsag. Ayun o, double stack. Makita nyo, pasigsag yung BB's, alternate. Okay guys, puno na. Kinat ko lang para mabilis tayo. Ayun o, 26 na to. Pero pag, kung titignan nyo, kaya pang ibaba tong ano niya, follower niya, yung BB follower. Ayun o, may space pa. Kasi nga, kaya mga 29 eh. Pero ayokong punuin para hindi ganong ma-stress yung spring natin. Yan, salpa ko na. Kasa natin. Yan. Last ng recoil niya. So, yan. So yun na guys, dito na nagtatapos ang review natin itong WE High Kappa Dragon 5.1 Type A. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo itong video. Thanks for watching, please like and subscribe.